Isang patay at isa rin ang sugatan matapos maaksidente ang isang motorsiklo sa Digos City. At ito daw po ay dahil sa malakas na hangin. Nagbabalik si Ronnie June Otero. Hindi inakala ng pamilya ng isang 24 anyos na babae na malakas na hangin ang magiging mitsa sa isang malagim na sigrasya at kumitil sa buhay ng kanilang isa sa parte sa pamilya. Ang biktima, kinilala ni Cristel Ann Abapo, 24 taong gulang na residente ng Digos. Kwento na nakakita sa pangyayari. Mahina lamang ang takbo ng motorsiklo na sinasakyan ng biktima, pero pagdating sa barangay Kugon, Digos City, bigla umano itong hinampas ng malakas na hangin, kaya sumabit sa dalhambitin na kable ang biktima bago ito nahulog sa bangin. Sa nasabing aksidente, nakaligtas ang driver ng motorsiklo na si Froilan Ladio, pero hirap itong maglakad dahil nagtamo ito ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Hindi pa rin makapaniwala ang asawa ni Cristel na si Phil Kim. Ayon pa sa asawa ng biktima, papunta sana sila ng kanyang asawa sa kanilang bukirin, pero nagpaalam ang biktima na kukuha lang ng jacket. Hindi niya inakala na dumiretso pala ito sa barangay 3 de Mayo para kunin ang lovebirds na isusurpresa sana niya sa kanyang 5 taong gulang na anak. Inabisuhan na ngayon ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Digos City ang mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho, lalo na kung malakas ang hangin, para makaiwas sa disgrasya. Ayon naman kay Pag-asa Davao Officer Lolita Vinalay, posibleng gusty winds hatid ng localized thunderstorm ang naranasan sa bahagi ng Digos City noong mga nakaraang araw. Mula rito sa Davao del Sur para sa Eagle News, Ronnie June Otero. I am 1 with 25.